pag-usapan natin yung stock carb. Yung pagtutuno ng stock carb, kung ano yung mga epekto niya pag nagtuno kayo, lalo na sa mga baguhan dyan. Ito yung topic ko ngayon. Di ko ginawa agad kasi nga marami na rin gumawa sa YouTube, pero ganun pa rin eh, marami pa rin nagtatanong, so gagawan ko na lang. Ngayon, dun sa mga baguhan dyan na bibili ng motor or may mga bagong unit pa lang ng Raider 150 carb, wala kang idea ba sa ginagawa mo? So ngayon, ibabahagi ko yung mga simpleng paraan ba na maiintindihan nyo ako agad, maiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, tapos gagawin nyo sa motor nyo. Ganito, pag bibili kayo ng motor tapos galing sa kasa, yung recommended na fuel is unleaded. Ngayon, nilabas mo sa kasa, nag-follow ka sa fuel na unleaded, so yung motor mo is okay siya, walang problema sa idle, walang backfire, wala kang problema ba sa unleaded na fuel. Tapos ngayon, nagpalit ka ng fuel na premium or special or blaze. So yung mga octane level po ng gasolina na yan is medyo mataas sa unleaded. Tapos napansin mo yung motor mo, parang may nag-iba. Napapansin mo na pag nagda-downshift ka, meron kang naririnig na medyo backfire o konting backfire, ganun. Tapos yung idle niya, medyo mabilis yung pagbaba or hindi nagmiminon lang maayos yung motor mo. Sample na sa 1200 na RPM, tapos medyo malamig pa yung makina. Sample ba? Unang andar nyo sa motor, tapos nasa mga 1200 RPM. Hindi tumatagal ba na mamatay yung makina? So nangyari yon nung nagpalit ka ng fuel. Tapos ito naman, napansin mo rin na medyo hard start na yung motor mo, lalo na pag tuwing umaga. Hard start siya, kailangan mo siyang i-choke para lang umandar. Pero nung una, dun sa unleaded fuel ka pa, so hindi ganun. Pero nung nagpalit ka ng mataas na octane level ng gasoline, so yun na yung problema. So syempre, dahil baguhan ka, hindi mo alam yung gagawin mo, tapos magtatanong ka. So ito yung ibabahagi ko ngayon. So ano bang pwede mong gawin pag nagkaroon ng ganun na problema yung motor mo? Hard start, may backfire, low idle, tapos biglang namamatay. Yung ganyan po na mga problema ng motor is kasi nga naging lean yung motor nyo. Bali, doon sa optimal na tuno ng motor nyo, doon sa unleaded na fuel, tapos nagpalit kayo ng high octane, naging lean yung tuno nya sa optimal na tuno. Kuha nyo ba, mga paps? Ano ba pwede gawin pag ganun yung mga nangyari, naging lean yung motor mo? So yung titingnan nyo lang po is ito ba yung air fuel mixing screw nya. So yung standard pihit ng stock carb ng mga Raider 150 is 2.5 turns, yun yung standard daw sabi nila. Tapos naging lean yung motor mo kasi nga baguhan kayo at wala kayong alam kung anong gagawin. Ito yung mixing screw is ikot nyo pa counterclockwise, ikot nyo mga 1/4, ganun, 1/4, tapos andar nyo yung motor. Ngayon mandar siya, pero medyo nandun pa rin, pinatakbo mo, nandun pa rin yung backfire, tapos medyo hard start pa rin. So gawin nyo na naman is ikot nyo naman to air fuel mixing screw, ikot nyo na naman mga 1/4.
So naging 3 turns lahat, 'di ba? Sa 2-in-1/2 na air mixing screw adjustment. So naging 3 turns siya. Tapos pandar mo. So okay na siya. Wala nang backfire, hindi na hard start. At yung idle niya naging okay na. Nag-steady na sa 1200 or 1500 ba. Kapag ganun na po yung nangyari, is huwag nyo na itong galawin. So okay na siya, no? Hindi nyo na kailangan pumunta ng CASA or i-refer pa sa mekaniko ba. Mga simpleng problema lang po yan ng motor na pwedeng kayo na lang ang gumawa. Tapos ganito din, bali yung sinasabi ko rin dito is huwag kayong matakot na ikutin to. Hindi masisira yung motor nyo. Merong mangyayari, merong mag-iiba response ng motor nyo, pero hindi siya masisira. Ipaglagay naman natin na sumubra kayo. Pag sumubra naman sa pihit, yung mangyayari is ganito. Sa natural niyang idle, nangyari, medyo delay na yung idle. Mababa na yung, mahina yung pagbalik ng idle RPM ba? Mahina. Yun, nabantayan nyo. Ganun po yung nangyari, medyo mabagal na. Tapos yung tambutso, may naamoy kayo, nangangamoy gasolina. So nangyari din is, nag-reach yung tono sa motor. Bali, mas marami yung fuel kaysa sa hangin. Kasi nga, sumubra kayo ng ikot. So hindi nyo gusto yung ganun. Kasi pag reach ho, medyo malakas ho yung kain ng or konsumo ng gasolina ng motor. So gawin nyo lang is ito na naman, ikot nyo lang pabalik pa clockwise. So ikot nyo 1/4, so under nyo patakbo, medyo nangangamoy gasolina pa rin, tapos medyo delay pa rin yung RPM. So ikot nyo na naman 1/4, 1/4 o 1/8, palagay natin 1/4 o 1/4, tapos under. So nag okay siya. So ganun lang, huwag kayong matakot ba na umikot nito. Another example naman mga paps, sa special nag downgrade ka unleaded, so nangyari nagiging delay yung RPM, tapos may nangangamoy na usok na gasolina. So dito naman kayo adjust. Dito lang. So ikot nyo na naman to pa kanan. Ikot nyo 1/4. Tapos takbo. Under. So nawala siya, nag okay siya. So yun lang. Ito lang yung gagalawin mo. Kasi nga, ito yung air fuel mixing screw. Papaliwanag ko lang ha. Yung gamit niya is siya yung magkukontrol sa hangin at sa gasolina ba na pinapasok dito. So ganito, yung max na ikot ng air fuel mixing screw ng Raider 150 is 4 or 4.5, 4-in-1/2, ganun. Ganito yung pagbilang. So lock na siya ha. Set nyo sa lock. So lock, hindi na siya nag-iikot. Yan po yung 0 turns. 0. So paano siya bilangin? O ganito lang. 0, ikot mo 1/2 yan. So 1/2 yon. Ikot. Another, ikot na naman. So yun, 1 turns na. Kuha nyo. 1/2. 1. Black natin. 1/2. 1. 1-in-1/2. 2. 2-in-1/2. 3. 3-in-1/2. 4. So 4.
4 yung maximum. Sa stock carb po ng Raider 150, yung 4 po is mas maraming gasolina kaysa sa hangin. So mangyayari, magiging rich yung motor mo. Tapos yung 1 naman, mas maraming hangin kaysa sa gasolina. Ito yung nagbabalance ba ng gasolina at saka ng hangin. To medyo pareho sila. Pareho yung volume ng gasolina at saka ng hangin. 3, medyo mas marami na ng kaunti yung gasolina kaysa sa hangin. Tapos 4, puro na gasolina kaysa sa hangin. Yun nga, yung binabahagi ko is yung mga simple at maiintindihan mo agad ba kung ano yung gagawin mo sa motor mo na ganun yung problema. Ano ba yung mga problema na sinabi ko? So yun, di ba? Backfire, low idle, o delay yung idle, hard start pag tuwing umaga. Kung ganun ang mga problema is ito lang po. Ngayon pag wala ho dyan yung problema sa motor nyo, may iba pa akong video, yun na lang po yung tingnan nyo. Inulit ko mga paps, huwag kayong matakot na umikot dito no sa air fuel mixing screw nya. Kasi nga kung nawala kayo, gawin nyo lang is ikot siya zero hanggang mag zero. Tapos bilang na kayo. 1 2 2 half. So yun, dyan nyo po isit yung idle mixing screw. Tapos under nyo, kung ano man yung ibibigay na response niya sa motor mo, sa makina mo. So kung halimbawa lean, hard start, so ikot mo pa 1/4. Ngayon naman kung rich, maamoy na gasolina, tapos mabagal bumaba yung idle, so gawin mo lang is ikot mo rin to pa clockwise. Kung rich, ito yung babagay ba. Tapos hindi nyo rin kailangan sundin yung 2/2 na standard. Yung i-observe nyo ba is yung under ng makina. Kung ano yung kailangan ng makina, kung ano yung hinihingi niya, yun yung ibibigay mo. Kasi nga, hindi naman ibig sabihin pag 2/2 is yun yung tuno talaga. Tuwing nagpapalit ka ng fuel, nag-iiba ka ng octane level ng fuel, nag-iiba din yung tuno. So ito yung i-adjust mo. So ito pa. Tuwing iniikot nyo to, tuwing umiikot kayo pa kaliwa, nangyayari, mas nagiging marami yung gasolina ng kaunti. So yung dati nyong konsumo, sample, mga yung isang litro nyo aabot ng 40 kilometers. So pag naikot mo to ng pakanan, kahit 1/4 lang, so medyo lalaki ng kunti yung konsumo mo. Tapos kung gusto mo namang liitan yung konsumo, so ikot nyo lang to pa kanan kasi ginagawa nyo nga lean. Pero yung mangyayari naman pag masyadong lean yung motor mo is yun, may backfire, masyadong mainit yung makina or mabilis uminit yung makina. Tapos yung RPM, tulad ng sinabi ko kanina, hindi steady yung idle, bababa siya tapos namamatay. So yun lang, at least alam nyo na kung ano yung gagawin ba. Kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo ba ng tipid, so gawin nyo lang lean. Gusto nyo namang rich, gawin nyo ikot pa kaliwa. O gusto mo ng minimal, so hanapin mo doon, hanapin mo kung saan ikot siya babagay. So ganun lang ho. Kung may napapansin kayong problema sa motor nyo, subukan nyo lang ipihito.
kung malalaki yung backfire, subukan mong ipihit. Ngayon naman kung pugak siya, subukan mo rin itong ipihit pakanan o pakaliwa, tapos takbo. Ito muna yung i-check mo ba bago ka pumunta ng mga shop, tapos ipayos yung motor. Bali, subukan mo munang mag-adjust. Kasi kung kahit anong ikot mo tapos walang nangyayari, so pwedeng iba na yung sira. At least ginawa mo. Ngayon kung sinubukan mo tapos ayun, tumino yung motor mo, so di ba, nakasave ka pa. So ganun lang. Eto pa pala, pag meron kayong naririnig na backfire sa motor nyo, so hindi po ibig sabihin na pangit na yung backfire na ganun. Depende kung yung backfire is medyo maliliit lang, bali nangyayari yung backfire sa downshift. So pag ganun lang is pwede mo nang hayaan. Pero kung malaki na talaga yung backfire is adjust mo na to. Kasi meron sa mga ka-chat ko, mas gusto nila yung hatak ng motor nila pag may konting backfire. Bali mas maganda yung hatak niya ba? Mas maganda yung takbo niya. Tapos pag nag-downshift, merong kaunting backfire talaga. So marami sa mga ka-chat ko na mas doon sila nababagay. Pero ikaw nga, nasa sayo yung decision kung ano yung gusto mo. Tuwing nag-a-adjust kayo, pag nagbago yung idle sa RPM, kung tumaas o bumaba, so ito lang yung adjust nyo. Yung idle screw. At shoutout tayo. Shout out sa iyo Sir Neil Ray Patayon, Jomski Moto Vlog. Dalawa lang sila ngayon, kaya paps, maraming salamat sa panonood at suporta nyo. Ride safe at see you sa next vlog.